we've helped provide us new leaders. So if you're not in coming up, my heart to tell you that we do that. But something we're going to do that, I'm just going to go in Balak and Balak. Balak and Balak. So God, we do help provide us new leaders. Number one, help is needed. So if you're not in, you can tell our partner from 7 and 7 generation group. I don't see them by one in one. But then number two, gradually reduce it. Gradually reduce. So if you're anyone feeling the una, that will not be a problem of start, pero, the last thing in the last one. You do the last thing in the last one. I'm not doing much independence, but I'm not letting them come in, but I'm not feeling so bad. But I'm not in the multiply. So having dollars, you're not going to help. You get the phase two, having dollars. At first, you go with the new OBS leader to their Bible study, later you no longer go. So it's only fine. After a couple weeks, 2 weeks, do it. Or used to or at first, you review the lesson Luna with the new leader. Later, you no longer need to review the lesson with them. Do it. I think you're on the data and you're in the Bible study. But if you need some Kayana, you review and the law. From the leader's perspective. At first, it's from the student's perspective. So if you agree with them, okay, so after 2 weeks, here 2 weeks, do. Or at first, you provide photocopies. Later, here 2 weeks, make your own photocopies. You don't matter when you have my money, for them money to get up to us, they don't come photocopies. Not even if you have to make the photocopies. So it's 2 weeks, I'm like that. Non-linear is a point in zero. Pero, pagdara din yung araw, sila na, mas mabuti pa. Yeah. So, it depends on the situation. But anyway, the principle is, at first, ano yung kailangan kaya lang, sige, sige. Pero, kabawas yung kabawas. Para tayo na. But then, number three, always in prayer. Always in prayer. Di mawawala yan. Di ba bawasan mo? Igoy-igoy yung encourage sa kanila. There's a mga Bible study leaders almost every day I touch them. Pag nandun ako malapit sa kanila, dadalawin ko sila. Encourage them. Lord, talaga, ang ganda yung paglago ng mga kapitbahan mo. Lord, isang ginagdari sa buhay nila. Lord, parang talaga, isang ginagdari sa buhay nila. Papalag sila ang mga kapitbahan sila. Ay, pastor, hindi mo mayroon yung mga tapos bilang sila, Rene, Rene, ang laki ng Diyos mo. Rene, malapit na, pastor sa mas, ay, ganun ba? Ganun, ganun ba? So, pouring encouragement. Oo. So, yun ang sinasabi, yung mga tao na masulay, wala tayong sabi para dalawin ng lahat. Pero sikita natin yung masulay. Pouring encouragement. Malaking ba ito? Malaking. Kaya sigaw. At yung DNA ng encouragement, gagawin para doon din ang gagawin pag meron silang third generation. So mahalaga yung gagawin, di mawawala yung encouragement. So next is 6 for 7 second generation group. Stay tuned of it, not the guy that did you. 6 for 7 second generation group. Number one, if you notice who shares the story. So it's the first Bible study, not if you can see them the story, ibabahagi niya sa kanyang mga kilala, kanto yung mabuti, who shares the story. Parang naman marami sa kanila. So whoever is enthusiastic, masipag, para mag-share ng story, magandang kandidato sila para maging second generation leader. So una sa lahat, kanto yun, who shares the story. Then number two, alalayan natin sila. Para alalayan, ang gabi niya, go with the leaders, if necessary. If it's not necessary, much will be done. So go with the leaders, if necessary. We will multiply groups more rapidly when new groups start. Without us going, much will be done. Take a salahat. Do not leave the lesson. Take a salahat. Do not leave the lesson. Let them leave the lesson. Mga kapatid, alam ko na, nag-family ako. Pero kung matuto sa ating mali, yung first time, meron subukan ko ito. Si
Men. Yang ini second generation Vietnamese. Di mana ada apa yang ingin mengingatkan? Ang sirot masa alis. Ang sedar. Tapi apa yang ingin mengingatkan? Sinahawakan niya ako. Nahirap si kawan. Sabi ko, ang sadar. Nahirap masa alis eh. So nagsamay ako, I love the first lesson. Mga kapatid, don't leave the lesson. Don't. Sabi ko, kung ganito ang mangyayari sa lahat ng mga second generation Bible studies na kasali ako, binasabi ang mga English. Sabi ko, next time, I'm not gonna read the lesson. Kung akala niya kaya o akala niya hindi nila kaya, sila ang mangyayari. Titigitin sila, no option, I will not read the lesson. Alam mo na. Yung ano, sabi nila, hindi nila kaya. Sabi ko, kaya. Nag-practice sila, sabi ko kaya. Nasibukan nila, kaya pala eh. Kaya pala. Kapatapos sabi ko, wait nila. Manila. Manila. Kaya nyo pala eh. Ano sa sa'yo, kaya ko pala. So ganun. So para mag-train ng maraming second generation, maraming multiplication. Mga kapatid, maniwala. Don't be the lesson. Don't. It's so easy. It's so easy. They can do it. Pero gusto natin, talagang sinumawala sinira tayo. Huwag na, huwag na, iwanan, iwanan. Okay, huwag na. Magbigay ng lesson. Hindi na, hindi na. First generation na, may first of your heart. After that, hindi na, hindi na. Iwanan. Okay, good. So let's balik sa point number two. Let the new leader lead the whole lesson. Nung una, ito yung style ko ngayon para mag-train ng OBS leaders. Yung dating yung tinuro, manguna ka, nag-observe sila. Manguna ka, manguna ka, tulong sila. Manguna sila, tulong ka. Manguna sila, mag-observe ka. Manguna sila, mag-observe ang iba. Yung natin dating ginagawa. Yung din yung ginawa ko ng simula dito. Sabi ko, pwede mag-close out, pwede na. You don't need to go through all of that. Do not, because the lessons are so easy. Pwedeng dumarato. Atin sila, bilang estudyante. Manguna sila, bilang leader. In one step, pwede na. So kung manguna ka, at hahatiin. Kung hahatiin, matagal eh. Matagal. Mas mabuti, the whole lesson, the first time, bilang leader. Pwede sila. Amin ko, hindi ganito ako na eh. Pero ganito ako na yun. Iwan ko ako. Yan. Marami kang malina ko eh. Sa matas, namula ko. Okay. So, balik ka number two. Let the new leader lead the whole lesson. Help them evaluate after the lesson. Sino kasama ka? Sino kasama? Sino kasama mas mabuti ka? So, help them evaluate after the lesson. Give them feedback. Sabihin ko kanina, lahat ng mabubuti ng ginawa, mabigay ng isang mong sabi lang sa inyo. Ganun pa rin. Ganun ang ginawa natin ngayon. Evaluate, sabihin lahat ng mabubuti, isang mong sabi. Ganun pa rin. So kay Loren. Loren, hindi ko ng Bible story. Kaya natin yung Bible story. Loren, magaling. Nagbasa ka ng story with great passion. Talagang gandang-gandang yung story sa baso mo. Magaling mo ang magbasa. Loren, magaling ka magtanong. Magtanong ka, hindi ka sumagot. Magaling Loren. Loren, sa iba itong nabigay ng isang mga nila. Sige pa ba? Sige. Loren, next time, pag sila ay sumagot, pwede ba may photo ng page? Sige pa ba? Yan lang. Yan lang. Marami sa ibang kapulang. Marami. Marami sa kapulang. Hindi ka sinabi. So, the third year. The third year. So, lahat ng yung third year, saan mo sabi lang. At yun talaga. Ito mga baguhan, first time mate, ang karayunan ginagawa nila, they just read the lesson. But it works! It works. So, pag magtatanong sila, anong nadama ng mga tao sa sento? Malito. Tapos, wala kong sinasabi, babasahin nyo yung next question. So, pwede yung feedback lang, pwede yung equation. Ang ating mga ganyan ng leaders, pag karamihan sa kanila, hindi nila ginagawa. Yan yung pwede yung development sa kanila.
pagmasasalo, pag-reserve, at the back. Sige, okay, sabi. Kaya yung sinabi ko kayo, yung ginagawa ninyo, ano yun? So, yan ang tip. Number two, alalayan. Alalayan. So, tip number three, photocopy. Provide photocopy. If necessary. Kung siya ang gagawa, mas mabuti. Kung kailangan, sige, bago mo. So, number four is teamwork. Teamwork. Ito po ang naranasan ko. Kung minsan, meron mga tao dito, malakas mag-invite. Pero talagang ayaw na ayaw manguna. Ayaw. Sabi ko, nene, kaya mo yan. Pastor G, sino kaya? Nene, madali yan. Pastor, madali yan sa'yo. Sa ating mahirap. So, bumigay ako. Bumigay. Di siya manguna ng lesson. Di rin ako manguna. Di rin ako. Tuloy. Tuloy manguna. So, hindi ko siya manguna. Ayaw na manguna. Kaya si tuloy, manguna siyang tumawag. Di siya makasakawin ng grito. Ngunit, handa siyang manguna ng grito. Si meron. So ngayon, sinula, pagkatawag, tuloy, pagkatawag na, tuloy sila. At 25 to 30 na, sa grito nila na. Maraming sila. Sino ang nangyayon na? Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Dahil din ang araw, magiging ang leader sino na, pero maganda na. Malakas, mawa. Pag siya mag-touch, darating ang tao personal peace. Personal peace na personal peace. So, yun po ang isang variation na teamwork. So, ang second bahay, we still will mobilize the brand new believers kung ang gumagawa. So, kasi ko lang yung tingnan kung meron kayo sarili na map sa inyong grupo. Okay, and last number five is always, always keep it simple. Keep it simple. Whatever you do, you've got to keep it simple para madaling gayahin. Kung ganun, matapin yung second generation, even beyond, we're thinking even beyond. So today, we just focus on second generation, but we're thinking beyond. Kaya kailangan lahat, lahat ng gagawin. Kaya gayahin for the third, fourth, and multiple generations. Kung mahirap pa na, ang ating nagawa, in the first or second generation, hanggang dyan na. Kaya sabi nyo sa mga ayos nyo, sabi sa pumulidan ng last week, sabi nyo, sino yung different factor? Sabi nyo, sabi ko dyan, pinalitan namin yung thing, hindi siya mababahagi, pero hindi siya magkamo. Sabi namin yung thing, different costume. Sabi nila, alam nyo yan? Oo nga, alam nyo yung different costume. Sa mga ayaw din. Ngayon, sila, different costume. Ngayon, at sa dada ko sa, different costume. Ano, hindi nila alam yung different costume. Oo, so hindi natin yung costume. So kaya nyo, lahat na natin yung ginagawa sa una pa lang. Simple, para mag-training by students. Okay. Yun po ang ilang tips na pinakamahalaga ng pinakamahalaga. Okay? Again, last thing tayo. Number one, which of these tips are you already doing? Pwede ka ba? Make sure to search me. Which of these tips are you already doing? So multiply. Pwede ka ba? A few minutes. Make sure to search me. Which of these tips are you already doing? So do this. What next step would you like to take this week to start second generation ODSs? So what next step would you like to take this week to start second generation ODSs? Okay, what about just to take this week? My plan is to start using it for a budget. I wish to do that next step.